Bago ko mag-start ng vlog, guys, meron tayong ayuda. Tapos, eh, ngayon, nahiram ako ng Costco card. Bawal yun, guys. For the sake of friendship, kuno. Simpleng tulong lang natin. Inuulan naman niya tayo. Kasi bawal pumasok ng Costco nang walang card, diba? Ang dami nito, diba? May mamon, may bulgogi, Pepsi. Really? So, saan na ako mag-vlog? Hello guys, this is Mega Nani and welcome to my channel. Ay, ayan, shout out muna tayo. Shout out kay Ezra and Liha Vlogs. Yan, nagpapa shout out siya sa akin. Please support niya rin po siya kasi new lang siya sa YouTube. Encounter ko siya sa Facebook. Good luck sa'yo sa iyong vlogging career. Yan, laban lang at always think positive. Siguradong kayang-kaya mo yung umangat. Kaya natin parehas. Kaya natin lahat. Yan. For today's video ay maganda ang topic natin. At alam ko, marami sa inyo ang naghihintay ng topic na to. Kasi isa ito sa pinakamahirap at talagang problema ng mga aplikante, lalo na sa bansang mahigpit pagdating sa experience. Siyempre, international na ang pupuntahan natin. Hindi pwede yung wala kang experience kasi yan yung magiging bala mo at yan yung pinakamalaking basihan para tanggapin ka ng employer at para ikaw ay pili. Maraming nag-a-apply dito sa Japan at dahil wala kang experience, disadvantage mo yun. Kasi siyempre, pipiliin nila yung may experience at may alam sa ina-applyan, di ba? So, eto na nga ang inyong most awaited na content or topic. Yan, maraming nag-PM sa akin talaga sa Facebook na to kasi hinihintay daw nila na mag-post ako ng video tungkol dito. Ano nga bang gagawin nyo pag kayo ay walang? Alam ko may video na tayo na tungkol sa COE na kung walang COE ay okay lang. Kung hindi nyo pa yan napapanood, please paki-search nyo po sa ating mga videos ang vlog na to. Yan. Pero for clarification, hindi po COE ang sending company na binabanggit ko yan. Kasi ang pinapahiwatig ko lang po dyan ay hindi ganun ka-importante ang experience nyo. Pero syempre, for qualification, kailangan din yan. Pero after nun, wala na. Wala na siyang magiging papel sa pagpa-process ng mga papers nyo. Yan ay kung trainee ang a-applyan nyo dito sa Japan. Or trainee visa ang gamit nyo. So, let's go to our topic. Ano nga bang gagawin nyo pag wala kayong COE? Marami sa atin ang sumusuko dahil dyan. Kasi dinadown nila yung sarili nila. Wala daw silang maipapakita. Pero may experience naman daw sila. Halimbawa, kung ikaw ay nagtitinda sa lugawan, syempre, yan ay maliit na tindahan lang. Wala yung mga papers na magiging patunay mo. Hindi kanyang bibigyan ng certificate of employment. Kasi syempre, ano lang yan, mga maliit na business lang yan. O kaya naman ay may farm kayo at doon ka nagtatrabaho. O yung farm ay sa parents mo, sa lolo mo, sa mga kamag-anak mo, doon ka nagtatrabaho. Ilang ano, bigyan ka pa ng certificate of employment. Syempre, wala nang ganyan-ganyan ka-arte-arte, diba? Problema mo, wala kang maipasa. Ganito ang gagawin nyo. Kung kayo naman talaga ay may experience, ay mas magiging madali ito. Titigyan ko kayo ng example ng certificate of employment na pwede nyo gawin. Kayo mismo ang gagawa nito. Kayo ang magta-type, ipapaprint nyo, tapos papipirmahan nyo kung kanino kayo nagtrabaho. Gaya nito. Yan. Ang importante lang naman dyan, guys, ang pangalan nyo na nandyan, kung gaano kayo katagal nagtrabaho, kung kanino kayo nagtrabaho, at kung meron silang business permit, ay pwede nyo na rin ilagay. Kung farmer naman ang a-applyan nyo o yung mag-experience nyo, ilagay nyo kung sino ang may-ari ng farm, kung kamag-anak nyo, papirmahin nyo yung kamag-anak nyo, palagay nyo kung ilang taon kayo nagtatrabaho doon. Isa lang ang suggestion ko, guys, at least 1 year pataas ang ilalagay nyo doon. Huwag kayong maglalagay ng 1 year pababa kasi mostly 1 year ang work experience na hinahanap dito sa Japan. Kung makakapagdala kayo ng kahit Xerox copy, ng titulo ng lupa na sinasaka or pinagtataniman, pwede nyo yung dalin at ipakita mismo pag nag-apply na kayo. Kung kayo naman ay walang-wala, as in walang-walang experience talaga, ay ganito na lang yung gawin nyo. Gumawa kayo niyan, tapos maghanap kayo ng kaibigan, kamag-anak, or kakilala na kahit sinong may business, tapos pwede nyo ipapirma sa kanila. Kausapin nyo siya kung pwede gamitin yung business niya at iyano niya na tatrabaho kayo sa kanila. Kahit maliit na business lang, guys, okay lang yun. As long as may name yung business niya, sino yung owner, paper ma siya, may contact number siya, ilagay nyo na din doon.
kung kayo naman ay sobrang honesto at ayaw niyo yung mga ganyang proseso, eh gawin niyo guys, hindi magtrabaho kayo sa kanya, kahit pa part-time lang. Example, kung kayo talaga ay may trabaho, pupunta lang kayo doon, kahit pa saglit lang. Masabi lang, tumutulong kayo. Advantage na rin yun kasi magkakaroon kayo ng idea tungkol sa business niya. Kaya para pag tinanong kayo kung anong ginagawa niyo doon, kunyari nasa interview na kayo, ano yung process na ginagawa doon ay may maisasagot kayo kay employer. Yan yung para sa mga talagang honesto na ayaw magkasala, ayaw magsinungaling para sa future nila. Yan ang gawin nyo. Pag part-time kayo ng isang taon, kung makakaya nyo yung gawin yan. So, kaka-delay ng process. Kung ganyan talaga kayo ka-honesto, wala akong gagawa. Nasa inyo yan. It's up to you. Your choice. Diba? Your life. Kung kayo ay gusto nyo lang shortcuts, yan, pwedeng makiusap na lang kayo sa mga kamag-anak nyo, lalo kung ang business naman ay sobrang easy lang na hindi mo kailangan talagang i-memorize, na kung pwedeng, pirmahan na lang nila yung certificate of employment na ipiprint mo at ipapangalan mo. Siyempre, nasa ano yan? Pakiusapan, kumaga. Yung iba naman guys ay gumagamit ng pera. Totoo po yun. Nagbabayad sila sa mga business owner para magamit yung business permit at makuha yung mga number na kailangan para mailagay nila dun sa certificate of employment. Siyempre, pinabayaran nila yan kasi nakasaalang-alang yung pangalan ng business nila dyan. Kung ano man ang mangyari, di ba? Kaya nagpapabayad yung iba sa ganyan. Yan din yung ginagawa pag kayo ay nagbayad para sa sending company. Kasi kukunin din kasi nila yung information, lahat ng mga papers at requirements, documents ng business na yon. Kaya nagpapabayad din yung mga gumagawa ng sending company. Pero kung may kilala kayo, sobrang simple lang naman guys. Tingin ko kayang-kaya nyo kahit kayo na lang din ang gumawa. Pwede kayong mag-take din ng picture na tumutulong kayo dun sa business na yun. Katunayan na talagang gumagawa kayo. Yung iba kasi talaga kumukuha sila ng picture para lang makita na totoong nagtatrabaho sila dun. Siguraduhin nyo lang guys na kayo ay magpapaalam sa business owner na gagamitin nyo yung business nila para sa requirements nyo sa pag-a-apply dito sa Japan. Kasi baka mamaya maglagay ka ng contact number, maglagay ka ng contact information, biglang tinawagan sila, ay hindi nila alam na ginamit nyo yung business nila. Diba? Ano yan? Bawal na bawal yan. Pwede kang kasuhan. Minsan kasi nakalagay, kunyari, store, nakapost yung mga business permit nila dyan. May mga permit number, tapos bigla mong inilagay sa iyo, certificate of employment. Tapos hindi nila alam na may ganong nangyari, ganong kababalaghan, pati yung contact number nilagay mo, tinawagan nila at wala silang alam. Yari ka. Kaya mag-iingat kayo para to play safe. Ipaalam nyo sa kanila, or kung gusto nyo nga, kagaya yung second option, magtrabaho kayo sa kanila kahit part-time lang para magka-idea na rin kayo sa business na hawak nila. So, yun lang guys. Sana nagkaroon kayo ng idea kung paano kayo makakuha ng certificate of employment. I-type nyo lang po yan, then i-print nyo kung gusto nyo lagyan nyo ng design, bahala kayo. Kung meron namang antatak or stamps na ginagamit yung business owner na parang pagkakakilan lang ng business nila. Kung meron ganun, patatakan nyo na din. Basta kailangan nyo ng communication, kausapin nyo yung business owner. That's all for today and good luck guys! Bye!